And right now, knowing that they were able to pick up the Petrify, no? Yan. Eh, 5-man Petrify. Oo. Tapos my slow coming from the real world manipulations IMU. Mm-mm. Walang galawan. Wala talagang galawan. Pero dito, wala nang bawian dahil nasa game number 3 na tayo. Bren X Euphoria. Laban sa next pick Evo's Tiger Cubs. And now, Digiban. Digiban! Wala nang usap-usap, Digiban! Wala na talaga. Wala na. Kasi yun yung gumagana for the side of NXP Tiger Cubs. Mm. And now that the Faramis has been auto-banned, yes, nababawasan sila ng problem in terms of parang flexibility of Spider-Miles, knowing that we've only seen him play as utility supports. Mm-hmm. And ang choice dito ng next pick Evo's Tiger Cubs actually is to go all in pa rin doon sa mga Estes pick nila, doon sa mga Matilda pick. Pero this time, kailangan nilang masigurado na maganda yung lane ng gold. Magiging maganda yung lane naman dito ni Sumpak. Pero dapat si yung kanyang counterpart si Shizu ay napipick off nila. Oo. Tapos, aside from that, na kapag napipick off nila si Shizu, no, kailangan yung ibang lanes, eh, in a way, hindi rin masyadong nalulugi eh. Kasi knowing that masyado yung pagpapondo nila doon sa gold laner, hindi naman gold lane lang yung nag-iisang lane sa Mobile Legends Bang Bang. And because of that, nagkakaroon ng difficulty kapag nagsiscale up na ng bongga yung damage ng not just the mid lane, but even the XP lane. Na yun yung nakita natin kanina. Talagang nagsasuffer eh. Now for Brand Euphoria, nakita natin for this series, yung glue hindi nagiging effective. Parehong talo yun. Mm. Is it worthy of a pick? Yung pa lang yung tatanong ko. Still, worthy pa rin yan para sa amin. Glue pa rin to. Glue pa rin. Kasi nga, naku-autoban yung Faramis. Mm. And sino bang siya? Automatic counter makikinabang eh, no? A glue. Eh di, Faramis. And because of that, wala nang problem itong si glue. Pero an early Fred Green or a Valentina and a Farsa. Yan, Valentina pa rin dito for next to Evo's Tiger Cubs. Now, may choice itong Brand Euphoria to pick this Farsa para sa kanila. Parang kanina. Yan na, Farsa pa rin talaga. And then, XP lane, they could go with the Benedetta early in this game. Kasi kung hindi. Ay, sorry. Yo, next pick Evo Skyward Cubs mamaya. Sa kanila, gold lane. Gold lane ko na. Kukuha, or pwede na sila kumuha ng mga jungler? Pwede na ba? Oh, hindi. Parang hindi gold pa, lane, no? Feeling ko Melissa. Melissa. Or Beatrix. Yan. Yan yung mga dalawa sa viable option dito for the side. Tapos biglang nag-carry, no? Kulit mo, ah. Beatrix mo pala. Eh, ayoko nga nun eh. Oo nga eh. Gusto nila yung ano eh, no? Melissa. Ayan, Melissa. Tama. Talaga. Now, eto. Usual pick, Benedetta. Benedetta, kanina ba third pick yung Benedetta? Kung hindi magbe-Benedetta, piling ko ibaban eh. Benedetta. Ayan o, ibaban talaga yung, eh. Ayan din yung ayan pick kanina ng Brand Euphoria nung game number 2. Oo, ito lang talaga yung nag-iba. Nung sa, nagbabago talaga, nag-alter talaga doon sa, ano yun o, doon sa side nung blue. Kasi nagbabago yung dalawang pick mo depende doon sa first two picks ng kalaban. No? Ng dahil nga yung, alam mo, interesting sa akin, yung Fred Ringis series, 2-0 pala. Two, ano na eh, parang wala pang talo eh. Pero they opted to go still with a glue. And alam nila na kaya talagang ano eh, no? Kaya talagang bumuhat nitong glue with the right situations. Mm-hmm. Pero isa sa mga magandang ban na nakita ko dito would be the Ruby para sa side ng next ay Evo's Tiger Cubs. Against Yoshinu na kay Nina, nakita na rin natin na super naging effective for the side of Brand X Euphoria. Pero even with that Ruby ban, pwede pa kasi silang mag-Grok, pwede pa silang mag-Atlas, mag-Kufra. Yes. And now that the Diggy is gone, kumbaga wala na yung threat kasi na mag-neutralize ng mga ganong setups. Kaya naman, ang ginawa naman ng Brand X Euphoria, pinuhan yung gold kasi nakakuha na sila ng gold. Yun Beatrix na nga eh, no? Talagang, ano eh, carry is also an option here. Kaso pag natalo, well, kaya niyang makapag-shred pa rin naman dito ng isang glue. Pero kung habol mo nga naman is AOE na burst, eh pwedeng-pwede talaga yung Brody dito sa laban na to. Kaso na-ban. Kaso nga lang, na-ban. Beatrix na to para sa kanila. Talking about next pick, Evo's Tiger Cubs. Are they going with an Estes again? Pwede pa ba silang, igugo pa ba nilang Estes? Ay, kadita? Pwedeng kadita kasi counter sa Farsa tsaka sa Melissa. Ayun kaya na, yun na nga, nag-Kufra na.
Tapos, pwede pang kumuha yung side ng Brennex Euphoria ng mga jungling again or Tank Silot kung hindi talaga sila ano. Tapos, ang goal na lang nila ay i-funnel yung gold laners and yung mid laners natin kanina. Kaya naman ang dami pang option. Kailangan nila utility eh. Oh. Akai, I think, or Martis. Isa sa mga naging mali nung Brain Euphoria nung game 1 is they played the pick of game tas hindi gumana. Tanselot! Nilagay sa gitna. Assassin game plus tank, utility. Utility, Tanselot. Pero pwede pa rin kasi nilang gamitin yan as pure Lancelot na damage. So, ang dami pang options for them. Estes? Now, for the side of next play, pwede nilang gamitin yung Estes. Gusto ko ka dito eh. Pwede ding magma-Fielda or Rafaela pa eh. Rafaela. Ayun na nga, Rafaela. Oo. Tapos, eto ha, nanalo sila nung nag-Rafaela na naka-purify. Oo. Itong si Spider-Man. So, right now, kahit wala sa, kumbaga relatively, hey, wala sa meta si Rafaela as compared to MPLPH Season 7, 8, 9. Mm-hmm. Doon talaga, bongga talaga si Rafaela. Pero now, hindi siya nakikita as much. Pero, magkakaroon kasi ng bagong skin si Rafaela. Oo, kailangan i-feature natin. Kailangan natin siyang gamitin. Kasi next week, meron bagong skin si Rafa. Yun ang dapat nating abangan. And, nagme-make sense siya eh. Kasi diba pag utility junglers, usually yan yung gusto nilang partner. Yung magbibigay sa kanila movement ng extra movement speed. Yeah. So, Rafaela is also a good option here. Hindi lang kay ano ah, kay Fredrin. Lahat kasi sila bibilis basta magkakasama sila. Oo. So, yung mga nagdadash na Benedetta, Oo. Lalo pang bibilis now that they have this Rafaela pick na so far, I think 100% win rate. Yes. Mataas ang win rate niya no with the Rafaela. Ito yung ano eh. Ito yung time na binan yung lahat na halos. May binan yung Diggy, Valentina, Matilda. Naipit na sila kaya naglabas sila ng Rafaela. Uy, grabe. Apat na pag-release dito sa Lancelot nitong si Vinogo. Pero ito ha, ito talaga yung favorite ko sa isang Rafaela. Kaya niyang mag-maldita ng early. Ay, oo. As in like, kaya niyang maglapag ng lapag ng first year. Tignan mo, low na agad si Yoshino. Ang bilis din kasi ng cooldown and ang kalaban mo lang dyan mana eh. Yeah, so kaya stage. Kailangan piliin mo lang talaga yung paglalapag mo eh. Ayan, to, ayan oh. Pero di, kahit pang leash, go. Yeah, go lang ng go. Pero ha, eto ha, si Lord JM, hindi naka-petrify. Oo. Naka-execute. Ang tagal natin hindi nakita. Ay, talagang pick up ang gusto ni Lord JM dito sa laban na to. Talagang aggressive siya. Oh, kaya naman ito naman ang ginagawa ng side ng NXP Tiger Cubs. Dito sila sa XP lane nag-rotate. Meanwhile, ang Brand Euphoria ay nandiyan sa bot, pero Flicker! Dalawa! Yung natalo na nila, pero Spider Miles hindi sasapat yung heal. Early game, Lancelot is still an assassin one. Lalo pa, wala pa siya nung mga item yun. Capable pa rin siya maka-pick off. Oh, pero nag-retribution dito kay Eugene? Other Eugene. No, napa-flicker. Huli pa rin talaga. Oo, at nakuha naman nila dito yung mid laner. Kapalit yung gold. Well, if you're Brand Euphoria, lamang ka pa rin doon pero mas gusto mo na sana hindi nakuha si Eugene. Oh, pero again, ang ganda ng mga jumping jacks coming from this Kufra nitong si Yoshino. Tapos yumakap pa! Mauhuli dito ha. Etong si Hedge but still yung kunat niya nagmamatter dito. Yung flicker muntik pa. Retri battle. Mapupunta sa Bracer's Rat plus retri ni Lance. Ah, hindi rin nakapag-cast ng retribution si Vinogo. So, possibly that's an explanation as to why they didn't get it. Kasi, eto, sinasabi rin natin na isa si Lancelot, even before, no, in the past, nung hindi pa uso itong mga utility junglers natin, na isa si Lancelot sa mga more, kumbaga, proficient in terms of getting that retribution. Kasi yung kit niya talaga ay designed to steal the Lord. Yun especially eh. With Phantom Execution, yung mga Thorn Rose, yun. Talagang panguha ng Lord. But then now, yung Appraiser's Wrath plus, may ult to ha? Ooh. May ult! Sakto! Tapos nagbato pa si Shizu ng mga karayom but still, ang nanakit doon ay etong si Sumpak at kasama yung Tore. Hoy! Ang ganda ng ginawa ng side ng NXP Tiger Cubs kasi nahuli man sila ng ultimate na cancel niya with that holy baptism from the Rafaela. Kaya ang ganda din na naka-purify siya. Yun yung pwedeng counter go nila and that's the reason ngayon kung bakit na
nagiging magandang pick etong Rafaela, lalong-lalo pa kay Spider Miles, the counter go na nakuha nila. But now, the go here is for side of Next Pay Evos. Mapapalayo nila etong Brain Euphoria. Mukhang magbabalikan sila sa jungle. Balik muna at mag-rotate dito sa gold lane. Uy, mag-isa lang. Clear that si lane, pero si Shizu. Lang. Pwede siyang mabigyan dito. Ito ni Feather Strike from beyond. Pero aabutan kaya siya ng kanyang mga kakampi. Pinlingira na para sigurado. Pero si Yoshino, hindi na umabot dito. Feathered naagaw Airstrike. Yung Feathered Airstrike. The attack with Beer. Ayun na naman. Holy yung pop, stun. Yes, galing kay Spider Miles. Hindi na nakaabante ang Brain Euphoria. Hindi na talaga sila nakaabante. And knowing na, sinabi natin kanina, no, na buff yung mga damage, heal reduction items, eh, hindi naman yun kasi yung parang opportunity coming from a Rafaela. It's more of the movement. With, yes. That it gives, as well as the stun, na kung maganda yung pagkakakas ng Holy Baptism, eh, plakado talaga. Oo, at magiging plakado kaya ang talon dito ni Yoshino. Dalawa kanya makukuha, may yakap ang kasama, pero Lord J ang pa rin nakakuha ng Turtle Dawn. Feather Dare Strike na inagaw ni Ryujin. Nasa kanya, ang sakit pa rin nung patak ng ulan, pero mag-aatrasa na ang grupo ng mga Tiger Cubs. Super worth it from the side of NXP Tiger Cubs, knowing that now they've already secured 2-0 Turtles. Tapos, equal din yung kills na meron sila. Pero si Lance hindi tinitigilan. Itong si Heads! Nako, makakapitan kaya ni Heads itong si Lord JM. Pero tuloy-tuloy lang sa kanyang pagsayaw. Pero si Ryujin may sagot. Feathered Airstrike na dito. The counter here. Venogo nag-Thorned Rose para hindi tamaan ng taunt. But Kazen will escort them out. At tingnan mo naman, hinahatid niya pa. Pero lumiko na rin siya doon sa kanyang jungle camp. Ang daming nangyari, walang namatay. Mga ano eh, no? Agawan ng moves, mga counter-engage. Nakakaloka! Ang daming pagbabatuhan ng mga skills, ng mga basic attack, pero walang nasisigpay. Pero sabi nito si Kazen, patay na natin si Heads. Nako, talagang ginaw nila at makuha lang Kazen. Almost fall Ryujin. Wala halos damage doon yung kanyang Feathered Airstrike. Kailangan pa ng damage dito ng Farsa. Hindi pa enough yung core items na meron siya. And because of that pick-off against Heads, makukuha na nila yung turret dito sa top side. Meanwhile, itong bot side, buhay na buhay pa rin si Sumpak. Kasi nakabantay lang sa kanya itong si Spider Miles. At nag-vision out lang bukod sa heal na kaya niyang ibigay. Pwede mo kasing gamitin pang vision din eh. Yung kanyang first skill. Kaya naman hindi rin ganun na nakakalapit itong side ng Next Play Evos. Itong side ng Brain Euphoria. And now, as the next turtle will be spawning in about 10 seconds, ang unang nakapwesto na dito ay ang Next Pick Evo's Tiger Cub. Sila na nga nakapwesto, pero nandito pa rin sa bot si Yoshino, ayaw tigilan. Talagang nagbibigay lang siya ng space dito para makabasag si Yoshino. That's a big news, pero yung big damage coming from big Feathered Airstrike coming from Ryujin, talaga namang ginagamit lang nila to shove away itong Next Pay Evos Tiger Cubs. Meanwhile, sila pa rin ang may hawak nitong turtle objective, tapos sila ang sinusubukan yatang lumaban. Si Venogo! Tinignan natin kung makukuha niya ba. Hindi ang sagot. Despite the Thorned Rose Retribution, hindi niya pa rin yun makukuha. Mapupunta niya sa kamay ni Kazen, and iba talaga ang tapang kapag meron kang Predrin. Walang nerf-nerf dito, at yung Terrified nagkandalit-ulit na lahat. Plus Feathered Airstrike that will connect Venogo sa likod. Ayun. Sumubok with the Thorned Rose, matutumba si Lord JM, pero double kill na para kay Kazen, and that is a double kill para sa jungler ng Next Play Evos Tiger Cubs. Aside from the double kill, ito na nga yung sinasabi natin na kapag naghabulan tulungan, ayan na. Hindi magpapakabog ang Rafaela ni Spider-Miles. Nandun lang talaga siya. Na go! Ganon. Wala kayong takas talaga. Kasi bukod dun sa movement speed na dala ng Holy Healing, may slow din eh. Yeah. Kaya, wala ka rin counter go talaga. And now, nasagot din ng Next Way Evo Tiger Cubs yung problema nila nung game number 2. Kasi if you're going to remember that, meron silang heal, hindi ganun kataas, pero pumatay talaga sa kanila yung slow. Yeah. This time, sinagot nila, may heal pa rin kami, hindi ganun kataas, pero ngayon, mas mabilis na kami. Mas mabilis na talaga, and knowing that, in terms of, kumbaga, hero composition, mas mobile, yes, but at the same time, kahit
paano mas tanky eh compared sa lineup nila nung game number 2. And because of that, ang ganda kasi ng Appraiser's Wrath plus Retribution combo. Parang Lethal Counter Retribution combo nga eh ng Balmond. Kaya nasesecure nila nang nasesecure yung Turtle habang si Sumpak nandun pa rin siya. Buhay pa rin. Hindi pa namamatay or one death pa lang so far. And because of that, yung mga isa sa mga main damage dealer nila na now na ngayon na nanalo sila sa Clash kahit wala yung gold laner nila. What more kapag nandun na siya? And in this kind of games in which nandito na nga tayo sa professional scene, isang kill lang sa mid laner nyo, ang laking bagay. Nakita natin Feathered Airstrike almost a non-factor lalo na kung itatama mo kay Fredrin. Halos hindi dinadamdam ni Kazen eh. And kung titignan natin kanina, eh isa pa lang yung death ni Ryujin doon. Ngayon pa lang siya ulit namatay, but still, the damage is not yet there. The damage is not yet there nga because hindi pa enough yung damage output coming from that far sun itong si Ryujin na possibly hindi pa nakikita kasi yung Lightning Crunchon or Genius One. Pero mukhang tank si Lutta talaga itong si Venogo. And kahit sinasabi natin kanina na damage ng isang Lancelot under the early match ay hindi natin kailangan kumbaga baliwalaan kasi kahit papano isa pa rin siyang assassin. Eh, now that we are onto the mid-game, unti-unti nang nagpa-fall off. Oo, and iyon yung malaking time para dito sa next wave was to push the tempo kasi yung magiging heavy damage dealing sana ng Brand Euphoria since nag-tank silot eto si Venogo na si Shizu, 0-2-0 pa. Ibig sabihin, the damage not yet there for Brand Euphoria kaya naman pinupush dito ng next play yung tempo para mapilitan makipag-teamfight itong Brand Euphoria na kulang pa yung damage nila. Oo. Tapos now, naka-Malefic Roar na itong si Sumpak. So, kapag kahit naka-Lancelot ka na tank silot, dead ma. Yes. Kaya kong i-evade lahat ng damage mo and additional sustainability coming from Spider Miles with that Holy Healing plus movement speed. Eh, talagang ensured na kayang-kaya ni Sumpak i-sustain lahat ng damage while tearing down their enemies. At nandito na naman ang ultimate ally, the XP laners, Lord JM, mag-isang nag-check ng brush doon. At apat na manlalaro mo na sa Brand Euphoria yung nakabang. Stretching galing kay Yoshino, hindi niya itutuloy. Hindi mo na itutuloy. Meanwhile, itong si Kazen, unti-unti nang pinupull sa side nila yung Lord. So in any case, kumontes ang side ng Brand Euphoria, kaya nilang i-bitaw yung Lord tapos sila naman yung magsasart. Pero si Lord JM! Nakaabang lang siya doon sa likod. Etong si Lancy, yung X-Factor, yung Terrify na nadadala niya. Talagang nagugulo yung kaluluwa dito eh. Ng Brand Euphoria. Ayun o, pag tinatamaan ka nung pangalawa, ang tagal na ng duration and that is because of the level na meron siya compared to Yoshino. Oh, pero yung Feathered Airstrike nitong si Venogo, si Shizu rather, sobrang sakit na rin talaga. Ang sakit ni Lancy. Pero ang sagot dito ni Ryujin, lumayo kayo kaso nga lang basag na yung Torre. Kaze, nahabol ba? Stretching sana si Yoshino. Makakatalo hindi! Lancy pa rin talaga! Yung mga ano niya na ganun, burag-burag talaga, masakit. Mami, kung nakita mo ha, pagkatapos kumonekta ng Renner's Apathy, binugahan lang itong si Lancy. Shigpay na agad itong si Shizu. Kasi alam naman natin, no, na kapag gold laner ka, hindi mo talaga priority kumuha ng defensive item, especially sa early stages ng match. But now that sumasakit na yung damage coming from Lancy, unti-unti na nila kailangan respetuhin yung damage. Etong si Valentina, taga-Boracay ito. Ito yung mga bumubuga ng apoy. Kapag nag-fire dance, at talaga namang nararamdaman mo yung sakit. But still, for Brand Euphoria, puloy lang ang defensa. But on the other side, Sumpak pushing the turret. It's not Sumpak who's destroying them. It's Lancy's turn to deal some damage. And damage it is Lightning Truncheon plus Clock of Destiny. 10 minutes pa lang into the game. Oh, definitely makakakita pa tayo ng additional damage considering na wala pang Divine Glaive. Tapos pwede na din siya bumuo ng Blood Wings. Yung Blood Wings na buff din ngayon, di ba? Oo, yun yung dapat nating abangan. Hindi na siya mag-Holy Crystal dito. Feeling ko Divine Glaive for additional penetration na to. And then, eto na. Blood Wings it is para kay Lancy. And now, nilalansi lang nila. Itong Brand Euphoria, binibait nila na lumabas. Walang but still, wala talagang baha. Ito na yung kunat ni Fredrin. Mananerf mo yung damage, but still, the defense coming in from this Fredrin, off the charts pa rin talaga eh.
not just even the defense eh. I think what makes Fred Rin super viable onto that jungle is yung endless taunts na meron siya. Pero si Sumpak, grabe, napaflicker na si Lancy! Naku po, yung pagpasok sana ni Lancy doon para umatake ay naging pabigat pa at siya ay tutumba. Appraisers natin dito, mama, pero sa likod si Lord JM, eto na. Makakatras? Yes, sir, pero... Ang laking bagay nun ha, for Brand Euphoria. Ang ganda sana ng intent ni Lancy with that flicker feathered airsec. Kung lumapag lang ng tama yung feathered airsec na Shigpay na yun. Pero kasi tatlong members yung nandun. Yun lang. Kailangan nilang bawasan yung mga ganung uri, no? Noong Hail Mary play para sa side nila. Kasi sila naman yung lamang eh. They don't need to do such things like that. Risky. Masyadong risky yung ganung galawan. Now, the Lord is here. Good thing! Buhay na si Lancy. Buhay na talaga si Lancy now that the second Lord is up. Susubukan ulit gawin ni Kaizen yung ginagawa niya nung game number one habang si Lord JM nandun sa top. Sinusubukang mag-split push kahit nasa kanila yung lane equilibrium. Susubukan sumilip nitong si Heads nang doon sa turtle buff tapos nakita yata nila kung nasan si Binogo. Kailangan nilang ma-vision out kung nasaan magagaling dito si Sumpak pero doon sa gitna walang si nag-vision JM? Out kay Lord JM. Wala rin gustong umuwi pa sa ngayon dito mula side ng Brand Euphoria. I-go-go nila to dahil medyo malayo pa yung creeps. Eto na nga si Binogo nandun sa likod. Nahuli si Spider-Mice pero yung heal! Naku po! Umabot ng kalahati agad! Gumamit pa ng Feather Dare Strike pero wala naman siya napalayo si Lord JM. Kinukuha yung attention sa likod. Kinancel nga lang! Pero yung atake ng side ng NXPE makukuha nila si Yoshinu. Yung Thorn Rose nandito. Yung puncture hindi tatama. Binogo mapapalayo na rin and wala na silang choice kundi i-give up itong Lord na to. Pero si Binogo, may iba ba siyang choice? Meron, mag-back. Ang ganda ng pagkaka-Lord dance ng side ng NXP Tiger Cubs onto that Lord, knowing that ito na yung Lord na kapag nakabangga, eh, isa pa. Bumabangga, isa pa ulit, unlimited. Tapos si Lord JM, binusto talaga yung push! Binasag niya yung top! Well, wala nang iuntog dito yung side ng Brand Euphoria pero pwede kasi silang mag-pressure na doon sa dalawang lanes, sa mid and then sa bot lane. Tignan natin kung paano nila lalaroin to. Dalawang inhibitor turrets for both mid and the bot line habang yung top lord ay nagmamarcha pa lang nagpailaw doon sa bot side pero itong si Kaizen hinaharapan kahit nasa turret, dead ma lang siya! Talagang habol niya yung malakas na Appraiser's Rat kaya naman umaabante siya papaloob. Samatalak si Lord JM dito, susubok para makuha ang loob ng side ng Brand Euphoria. Hindi sila kumagat at ngayon, mukhang depensa Marino para sa Brand Euphoria. Mukhang nag-backfire yung pagkuha niya ng ano doon, no, nung Tori sa task kasi hindi nila ma-push ngayon itong mid. Pero and at the same time, yung talon ni Yoshino with the set. Nandun yun ni Virus Passion pero kulang pa rin yung damage. Si Binogo malapit na matumba, nag-flicker pa pero yung dodge niya sana hindi nasus. Di nasasapat dahil aabutin pa rin siya ng damage dito galing kay Sumpak. Si Yoshino tumalon ulit. Yung feathered airstrike ko connect. Mapapalayo ba nila yung members mula side ng NXPE? Oo, ang sagot. Oo, ang sagot. And kailangan lang talaga ni Yoshino gawin paulit-ulit yung ginawa niya doon sa pagkakaset na yun. Pero si Heads, kumakati na yung damage sa kanya. Eto na nga si Lancy. Tamang bato lang. Samantalang si Alexi. Lord J with the Electro Final Blow sa likod. Nagkagulo-gulo na lahat. At nakuha pa nila. Ang kapalit lang si Lord JM. Pero tatlo na ang wala. Kaizen with the taunt. Hindi yan tatama. Wala na si Lord JM pero mabubuhay si Binogo. This is 3-4. Kaya-kaya itong depensa ni Yoshino. Nag-stretching. Ang aga ng feathered airstrike. Wala na silang chance para sa depensa. Kaso nga lang natumba. Etong si Lancy kakayanin yung yakap dito. Hindi sasapat. Holy baptism. Will connect Binogo. The lone survivor. 3 seconds si Heads mabubuhay. Shot down, na barrel pa nga ni Sumpak. Kaya pa ba dito si Kaizen o Hubbards lang umatras? Si Sumpak napapalayo. Nakapitan dito ni Heads mapapabalik pero si Heads makakaya kayang itumba. Etong si Sumpak nabubuhay, nag-heal doon sa creeps but still Heads mabubuhay pa rin ba dito? Susubok siyang tumakbo pero hindi ang sagot.
The Huskloss is doing it for Sumpak! Buhay pa ang brand euphoria after those wonderful exchanges coming from both teams. Kaya pa ba nila kumontes knowing that Venogo is still dead? Hindi na yata muna nalikokontes at trabaho lang muna. Susubukan nila mag-clear dito sa minions na meron sila sa mid and bot side habang kinukuha nitong si Shizu at ang orange buff para with an additional damage knowing that this is the second lord and nagmamarcha, rumarap. Ano siya sa mid? Ayan na. Habang nagsasabay-sabay yung minions ng side ng next play, Evo's Tiger Cubs. Ayan na. Ang Lord nasa gitna. Tiwala ang Brand Euphoria doon sa Farsa. Si kaya mag-isa naman, lang si Kaysen. Inaalaga for si Kaysen eh, no? Feeling ala eh. Feeling Benedetta si Kaysen. And bakit naman hindi? Ang kunat niya na dito sa laban na to, Lancy. Tamang Lancy lang talaga with this damage. Kaso nga lang, si napuruan siya doon. Na-taunt! Dito si Ryujin, maaabutan kaya nila. Samantalang doon sa kamila, si Head sumasalo na ng damage. Shizu, yung Lord madali na mawapatumba. Si Shizu, makaka-damage pa kaya. Pero yung damage! Yung Dura galing doon kay Lancy, talagang nalalansi din dito. Si Yoshino, matutumba. Si Venogo, susubok pa. Pero merong counter with the Feathered Airstrike. Mapapalayo yung mga Creep Wave, matutumba. Mapapatay din nila. Electo Final Blow para doon kay Venogo. But still, the damage coming in from Sumpak is just too much. Double kill para sa kanya. And double it is. Buhay pa ang next play, Evil Tiger Comes. Buhay pa! Woo! And indeed, their playoffs contention is still on the line. Oh. Alive pa rin talaga. Woo! And with their win against Brenex Euphoria, knowing that this is week number 6, meron pa silang additional games, makikita pa natin na patuloy na nagsashine. Sabi ni Spider Miles na ban yung digi ko, dead ma. May Rafaela pa ako. Buhay pa ang Rafaela! Na dead, na-shake pa man yung digi win streak. Well, still, Rafaela is here to sustain the damage. And grabe yung laban na yon, sagutan mula sa magkabilang team. Talagang sagutan. Woo! Which will make the playoffs really interesting. Ayan na. Knowing that unti-unti nang nag-i-inch closer. Yes. Not just NXP, but even Blacklist Academy, uh-oh, their playoffs dream. So right now, kailangan nating makita kung sino pa yung ibang teams na magpapa-andar at magpapasiklab. Especially knowing that Group A, their playoffs contention is still unsure. Uh-oh. May dalawang ticket pa. At yan na nga ang mga naganap na bakbakan doon. Pero siguradong marami pa nakita ang ating analyst na si J-Cakes Official. Kaya naman, ikaw na. Maraming salamat muli, Auntie Arara, JMTZ. And dito sa game number 3, if we were to reverse time, nabanggit natin kanina na this game or this series would revolve around methods. And NXPE systematically approach this game number 3. Nabanggit nga ni Auntie Anara at ni JMTZ kanina na okay, nawala yung digi, na-ban out, gumamit ng Estes, hindi pwede. Now, ibalik natin yung Rafaela na nakakapag-provide ng heal at nakakapagbigay ng mobility as well. Plus, nakakapag-provide din siya ng decrement doon sa mobility ng kalaban, yung slow na nabibigay niya. And yun yung pinaka naging, sabihin na natin, instrumento na next day Evo's Tiger Cubs upon getting this game number 3. Looking at Spider Miles as the wingman again with 15 assists. Pinakita lang niya na yung pag-aalaga niya kay Sumpak, ni-level up niya ng isang beses eh for the rest of the team, for the whole team because of the mobility na binibigay ng Holy Healing and yung fact naka-purify pa itong si Spider Miles. Ang ganda nung ano eh, nung pag nahuli siya, parang bait na nga din eh na okay, sige, talunan niyo ako, na-purify, tapos counter-initiate tayo with the Holy Baptism. And sumasakto pa yun lalo doon sa mga setup na crucial for the side of Brenex Euphoria. Nakita natin na they really want to punish Spider Miles or Sumpak rather as early as possible ng early game. Pero hindi yun naging problema for NXPE Tiger Cubs kasi nga naman nandiyan yung Rafaela eh, di ba? Kung yung digi na nagbibigay ng mobility because of the time's journey eh nawala, nandiyan, pagsamahin natin yung heal, pagsamahin natin yung pagbibigay ng movement speed. And if we were to really consider yung latest patch na nangyari, a lot of the items nagbago yung movement speed o yung nagbago yung effect on movement speed. And etong si Lancy kanina, nakita natin na hindi lang movement speed eh, yung pinakita niya, speed in decision making as well. There were times na, ano eh, merong
Renner's apathy na kumonekta tapos nag-flicker siya to do a feathered airstrike para sana kunin si Shizu, pero hindi siya namatay. Hindi siya, or siya, hindi niya napatay at siya pa yung nawala doon sa pagkakataon na yun. Pero that was just one mistake. The rest na ginagawa ni Lancey, sobrang epektibo and sobrang progresibo for the side of NXPE. 79% kill participation, that was a whopping one. And alam natin na, nabanggit nga din eh, na-mention din ng mga casters natin na yung damage niya is enough para palambutin yung the rest of the members of Brand X Euphoria. Ngayon, looking at the highlights, we can see na a lot of contestations happen doon sa objectives ng ating laban. Pero nag-matter pa din yung stability na binibigay ng isang Fredrin because of the Appraiser's Wrath plus the Retribution. And they are very, really aware doon din sa mga timers. There were times na alam nila na, okay, wala pang retrit ng si Vinogo, kailangan nating i-burst na to. We have a window of maybe 4 seconds doon sa Retribution niya bago mag-cooldown. Kaya naman, yun yung minamaximize ng NXPA every single time. And even Lancey, hindi lang si Lord JM yung nagzo-zone eh. Yung mga skills na meron itong si Lancey with the Valentina, yung kinukopya niyang Feathered Airstrike, is really well utilized to the point na nasa-show away niya yung mga lalapit and yung mga magta-try dumipensa for the side of Brenix Euphoria. Therefore, nakuha nila yung mga lords. There are very crucial lords na binigay at nakuha nila. Kaya naman yung panalo ay makukuha din nila in return. And sumpak, ginawa lang yung trabaho niya. Mag-scale up, mag-provide ng damage. Pagdating ng dulo, mag-pop off. That's the idea. Analytic, systematic approach na pinakita ng NXP onto this game number 3. Their methods really took them to a win for this series. At nakita natin na lumaban ang Brenix Euphoria, but unfortunately still, the better 5 and this matchup would be NXPE. Sabi nga ng ating mga casters, buhay pa ang nilang playoffs contention, mga kaibigan. And hindi nalalayo ang ating bracket A. Eh, talagang ano pa, dikit-dikit pa eh, with Blacklist Academy rather winning 2 games kanina. Meron na silang, I believe, 19 points. At ito namang NXPE na nanalo ng 2 din ngayon. Meron na rin silang 16 points within striking distance pa din. Kaya naman, excited tayo kung paano pa magpapanout ang ating liga. Panoorin natin ang mga susunod na kabanata kasi magbe-break muna tayo ngayon.